Ito ang mga nakakagulat na kaganapan sa mga nakaraang Star Magic Ball event ng ABS-CBN. Ang ABS-CBN Ball o mas kilala dati na Star Magic Ball ay opisyal nang gaganapin ngayong buwan. Kaya nila ito binago para maging fair sa ibang stars na hinahandle ng ibang management tulad ng Viva Entertainment na under din naman ng ABS-CBN. Kaya naman sa ABS-CBN Ball na gaganapin ngayong buwan ay mas maraming artista ang makikita at naghahanda na para dito. Kaya naman ngayon ay kilalanin natin ang mga celebrities na nasangkot dati sa kontrobersya sa memorable event na ito. Top 6, Star Magic Ball 2010, Shaina Magdayaw and John Lloyd Cruz, Hospital Scandal. Naging malaking issue ang nangyari sa dating magkasintahan na sina John Lloyd Cruz at Shaina Magdayaw noong 2010. Magkasama silang dumating sa Star Magic Ball 2010 at isa sila sa mga artistang talaga namang inabangan ng mga tao noong panahon na iyon. Sabay din silang umalis sa nasabing event ng Star Magic at ilang linggo pagkatapos noon ay lumabas na ang balibalita na may nakakita di umano sa kanilang dalawa na nagpunta sa St. Paul Hospital dahil sa di inaasahang nangyari sa kanilang sensitive parts. Dinala daw sila sa hospital dahil nag-lock daw ito at hindi nila matanggal. Mabilis na kumalat ang hindi magandang balitang ito sa social media pati na rin sa mga kasamahan nila sa industriya. Nagsimula ang balitang ito sa kaliwat kanan na blind items na nagsasabing sila nga ang artista na pumunta at humingi ng medical intervention para sa maselang bahagi ng kanilang katawan. Ito ang naging official statement ni Shaina Magdayaw nang pumutok ang balitang ito. Puro ang sinasabi lang nila, may boundaries kasi this is not the typical chismis na nasasabi or nabibintang sa isang artista. Ito ay napakabastos, napakababang klaseng chismis. Kaya siguro... Pero aware ka ba sa karamihan sa mga artista laging na-involve sa sex scandal? Lalo't sikat na katulad mo? Dito, but not something like this. Na hindi nga ako natin alam kung mangyayari ba talaga siya sa totoong buhay. Top 5, Star Magic Ball 2010, Gerald Anderson left Kim Chu during the Star Magic Ball for Bea Alonzo. Isa sa hindi malilimutang pangyayari sa Star Magic Ball 2010 ay ang kay Bea Alonzo, Zanja Marudo, Kim Chu at Gerald Anderson. Nang mga panahon na iyon ay sikat na love team na ni Gerald, si Kim. At lagi sila magkasama sa mga pelikula at teleserye. Dumating sa event na magkasama si Gerald Anderson at Kim Chu, ganun din naman si Bea Alonzo at Zanja Marudo. Ngunit hindi nakaligtas sa mga reporters ang ginawang pangiiwan ni Gerald Anderson kay Kim Chu sa mismong event ng Star Magic Ball. Nakuhanan sila ng picture habang magkahawak kamay at inaalalayan ni Gerald na bumaba ng hagdan si Bea Alonzo. Ayon sa balita ng panahon na yon, magkasama silang umalis sa Makati Shangri-La Hotel. Nang lumabas sa mga pictures nilang dalawa sa social media ay nagsama-sama ang mga Kimerald fans at napabalita pang may mga nag-threaten kay Bea na bubuhusan siya ng asido ng mga ito. Kaya naman pinatawag sila ng management at kinausap ang dalawa na huwag nang ituloy ang kanilang relasyon dahil maraming Kimerald fans ang nagbigay ng negatibong reaksyon patungkol dito. Nagkataon na napiksyon ako na nakaalay sa kanya. Pero sa tingin ko lang, wala naman po ato masama doon. Pag-ulitin na ito, bigyan din ako ito. Something natural na ginagawa ko na magtarikil, kapag-ulitin na para lumakas doon. 4. Star Magic Ball 2011, Coco Martin and Mateo Godicelli, Fist Fight over Maha Salvador. Naging mainit ang balitang nagsuntukan sina Coco Martin at Mateo Godicelli sa event ng Star Magic Ball. Nang mga panahon na yon ay girlfriend na ni Mateo si Maha Salvador, habang si Coco Martin naman ay leading lady niya si Maha sa isang project. Ayon sa balita, ang punot dulo ng pag-aaway ng dalawa ay nang magselos di umano si Mateo kay Coco Martin dahil sa nakaw na halik ni Coco Martin kay Maha habang nasa mall tour sila para sa pag-endorse ng kanilang bagong palabas. Nang nabalitaan nito ni Mateo Godicelli, hindi niya nagustuhan ang nangyari kaya naman sinugod niya si Coco at doon nagsimula ang kanilang pag-aaway.
Nangyari ang suntukan nila after party ng Star Magic Ball sa Salon Dining Bar sa Manila Peninsula Hotel. Dahil na din siguro sa alak ay hindi na nakapagpigil ang dalawa at nagsuntukan sila. Naging napakalaking issue nito noong mga panahon na yon at si Maha Salvador naman ang nagsilbi nilang referee. Top 3 Star Magic Ball 2014 No Underwear Look ni Cristel Moreno. Isa sa pinaka-inaabangan sa Star Magic Ball event ang mga isosuot ng mga kilalang artista at mga personalidad na invited sa prestigious event na ito. Ngunit, isa sa mga hindi malilimutang worst dress at naging malaking eskandalo pa sa nasabing event ay ang no underwear look ni Cristel Moreno. Siya ay former sex bomb girl na sumunod sa batch ng sikat na group ni Rochelle Pangilinan. Kinabukasan pagkatapos ng event, nag-viral overnight ang suot na damit ni Cristel at napakaraming bashers ang nag-message sa kanya na bakit iyon ang napili niyang suotin. Pinagtanggol naman si Cristel ng ABS-CBN Management at sinabing hindi intensyon ni Cristel Moreno na magsuot ng damit na halos kita na ang maselang bahagi ng kanyang katawan. Kabilang din siya sa Star Magic Batch 16. Naging malaking issue ito dahil na din sa mga bashers na sinabing very inappropriate ang suot niya sa nasabing pagdiriwang at mistulang wala siyang suot na panloob. Dahil sa nangyaring iyon ay nag-public apology si Cristel pati na rin ang kanyang designer na nagpasuot sa kanya ng gown na iyon. Star Magic Ball 2015 Ellen Adarna got wasted and left EJ Falcon for Paolo Avellino. Inamin sa isang interview ni EJ Falcon na isa si Ellen Adarna sa masasabi niyang ultimate crush niya sa showbiz dahil maganda at sexy daw ito. Ngunit nagbago ang lahat nang mangyari ang hindi inaasahang insidente ni EJ sa mismong event ng Star Magic Ball. Isa si Ellen sa masasabing wild and free ang personality sa mundo ng showbiz at nasaksihan ito ng lahat nang mag-trending ang balita na iniwan niya ang kadate niya na si EJ para kay Paolo Avellino. Sabay na dumating sina EJ Falcon at Ellen Adarna sa nasabing event. At si Paolo Avellino naman ay solo na dumating kasunod nila. Ngunit sa kalagitnaan ng event ay naparami ang inom ni Ellen ng alak at sa bawat pictures niya na nakunan ay mukha itong lasing at super wasted. Sa isang exclusive coverage ng ABS-CBN sa pagdiriwang, nakita sa video na iniwang mag-isa ni Ellen sa table si EJ Falcon para pumunta kay Paolo Avellino. Makikita sa video na nabadtrip si EJ Falcon sa nangyari at kitang-kita yon sa kanyang mukha. Habang si Ellen Adarna naman ay tuwang-tuwa na kasama si Paolo Avellino at nakita pang magka-holding hands silang dalawa. Kaya naman kinabukasan ay naging talk of the town si Ellen at nag-trending din siya sa Twitter. Top 1 Star Magic Ball 2016 Jessie Menjola publicly announced the color of Luis Manzano's underwear. Isa sa mga inabangang couple sa Star Magic Ball 2016 ay sina Luis Manzano at Jessie Menjola. Dahil first time makakapartner ni Luis si Jessie sa nasabing ball. Dumating na sabay sa event si Jessie at Luis at pareho din silang in-interview ng host habang live itong pinapalabas sa buong Pilipinas. Nagsimula ang issue na ito nang tanungin sila ni Sarah Mayer kung bakit pinili nila ang red and black accent sa kanilang suot at hindi tulad ng ayon sa dress code ng okasyon na black and white. Sumagod agad si Luis ng, "We don't live by the rules, we are rebels." Ngunit naging awkward ang sitwasyon nang sabihin ni Jessie Menjola sa interview na red ang color ng suot na underwear ni Luis Manzano. Nagulat ang lahat sa sinabing ito ni Jessie. "We don't live by the rules. We're rebels. So black and white, let's put a bit of red." "His underwear is red. His underwear is red. It's red. His underwear is red." Ano sa tingin nyo mga ka-showbiz peeps? Meron din kayang magiging controversial topic dito sa gaganaping ABS-CBN Ball ngayong buwan? Just comment below. Thank you for watching mga ka-showbiz peeps. Don't forget to subscribe and click the bell button to be updated on our next videos. Thank you.